Pwede pa yan, pre. Makapal pa. Makapal pa yan? Hindi, hindi makapal yan. Kasi natamaan na yung pinakamagin. Sila to eh. Nasa na warning stage ka na. Kaya pwede na yan. Pumalit din tayo ng handle grips. Kasi yung ganito, tingnan nyo, nababali ito eh. Yung may balancer sa dulo. Okay na to yung mga mas maikli. Ayan o. Oh. Anong problema niya? Oil seal yan, di ba? Yan yung pang-bel. Okay pa yung bel. Palitin na to. So yun, Rises, ito yung dati ko na handle grip na RCB. Kaya lang, ang problema ko dito, masyado mahaba yung dulo. Pero full alloy ito eh, di ba? Full alloy. Kaya nga lang, nabali ito, nasagi lang ito ng bag. So, naka-scotch tape lang siya na ganyan. Okay siya, maporma talaga eh. Kung titignan mo, sobrang forma niya. Kasi may balancer sa dulo. Pero, unlike na itong isa, walang bali. Ganyan. Dito. Ano, imposible mabali. So, less hassle, mas trip ko yung ganun. Kahit simple lang, no, hindi naman masyado kita yan. Usually, ko lang makakita niyan. Pero, less hassle kasi hindi mo naisipin kung may mabali ba sa dulo na balancer. Pero kung medyo maingat ka naman, pwede naman to. No, maganda naman tong isang to. So, ito, ito papalit natin. Papalit ako sa inyo pagka naikabit na ni Master. Ayan yung tsura niya pagka walang handle grip. Nakabit na. Para wala sakit sa ulo. Lulubricant niya muna para madulas. Konti lang. Madulas. Papadulas-dulasin muna ng bahagya. Dami nang igaw, baka malusot. Ayan. Eh, ano pa na yan, mga sanitizing ano pa yan. Naka-plastic para hindi magrasahan. Ayan. Yan ang scholar ni sir. Kasi hindi sumagad. Oh, parang mas kusaw pang kakapit na ito, isang ito eh. Oh. Sorry. Maganda kapit. Pero ma-forma siya eh, kung sa forma. Kaya lang, pagdating sa pang-araw-araw, lalo itong motor na to, pang-arabas ko talaga to eh. So, mas okay sa akin to. Bila naman. Kailangan ng pwersa. Kailangan na 100% ng lakas. Ang ganda oh. Diba? Simple lang siya pero pang-araw-araw talaga. Etong Mio na to, pagka hindi to binili, hindi ko to bebenta. Kasi talaga pang-arabas to pang-araw-araw. Sobrang tibay. Ganyan ang panahon. Kita nyo panahon, rain or shine. Wala kang intindihin dyan. Ayun, pinalitan lang natin slider piece, brake shoe, tapos change oil, tsaka gear oil sa bahay. Ayan, okay na ulit yan. Pang-araw-araw, kahit ganito yung panahon. Solid na solid pa rin, Mio Solai 125. Ayan. May logo lang dyan. So, iwas to sa huli na LTO to eh. Itong logo na to. So, yun. Test drive ko mamaya. So far, ayun lang yung ginawa natin. Basic maintenance lang para sa Mio Solai 125. Available yan dito sa Secret Shop. Bulihan silang Cavite. May mga mekaniko sila. Ayan, oh, dami oh. Hi kayo mga sir, ayan o. Si Master. Si Master Basic. Ayan, ayan, si Master Basic. So, ayan, hanapin nyo lang sila. Madaming available dito na mekaniko mag-asikaso sa inyo. Rain or shine yan. Pwede pang magkaroon ng discount. Hanapin nyo lang si Boss Alex. Pasok tayo. So, ayan, ini-invite ko lahat ng mga netizen natin dyan. So, especially sa mga motorcycle enthusiasts o gumagamit na talaga kasi I think may mga nanonood pa sa yung hindi pa nagbo-motor eh or talagang balak pa lang mag-motor eh. So, nagiging basihan nyo si Ned para dun sa mga gusto ninyong maging motorcycle or first motorcycle ninyo. So, sa amin naman dito sa Secret Shop, kami naman yung pwede nyong gawing first shop na pwede nyong lapitan when it comes to your motorcycle. So, dito kasi kinikiri namin yung maintenance, accessories, needs, wants. So, lahat yon pwede nyong i-avail sa amin dito. For example, maintenance, yung mga change oil, panggilid, chain. So, yun yung mga maintenance. Tapos, yung needs naman is yung mga product na kailangan nyo is mga parts o genuine parts. So, meron din kami. At the same time, meron din kami mga helmets, brackets, riding gear, shock, etc.
So pwede kayong pumunta dito sa amin sa Secret Shop kung may hinahanap kayong pang motorcycle na needs ninyo. So welcome kayo. Ang Secret Shop is located at Secret Shop Bulihan, Silang, Cavite. So para hindi kayo mahirapan, meron kaming Waze, which is Secret Shop Bulihan Alex. So type nyo na lang yun, tapos sundan nyo na lang yung Waze para makapunta kayo dito. And then at the same time, kung di naman kayo makapunta dito sa Secret Shop, pwede po kayong umorder sa amin via Shopee. Sa Shopee naman po, pwede kayong umorder doon. At the same time, nagbibigay po kami ng voucher doon. So makakakuha po kayo ng discount. Kasi dito sa amin, pag pumunta kayo dito actual, meron kaming discount na binibigay for the actual discount. So sa inyo naman sa mga online, so pwede po kayong mag-request sa amin sa voucher naman. Bibigyan namin kayo ng voucher para may discount din kayo kasi hindi kayo makapunta. So I think kasi kay Ned, all over the world yung nanonood dito. Hindi lang Pilipinas, hindi lang Cavite, hindi lang Laguna. Buong mundo kasi yung mga nasa overseas na mga Pilipino nakakapanood dyan. Ayun, maraming salamat kay Boss Alex at saka check nyo rin yung Facebook page nila kasi may kita nyo dun yung mga tinetest nila ng mga items. Kagaya ng bawa, yung mga busina, yung mga handle grips na kinabit natin, mga box, lahat ng items na specific para sa motor ninyo, makikita nyo dun. Kasi ayan, no, binibidyohan ni Boss Junel mapagmahal. Ayan, meron silang marketing para sa mga videos para pakita ninyo kung ano yung actual kapag kinabit na sa motor. Hindi yung nag-wonder ka kung ano kayo tsura nito pag ginabit. So yung makikita ninyo, meron silang sample, masipag din sila mag-upload yun. Check nyo yung Facebook nila, Secret Shop Bulihan, Silang, Cavite. Yung link lalagyan natin sa description box or sa pinned comment. Check nyo na lang dyan sa baba. So yun, yun lang for today's vlog. Tetesting ko kung kaya kong mag actual na driving shots kung kamusta yung performance ng motor ko. Good test nyo na ba siya ulit? Kasi medyo maulan. So yun, tetestingan natin to. This is, maraming salamat kay Boss Alex sa Secret Shop Bulihan, Silang, Cavite. Testing na. O, oh, pati yung kapote, oh. Shout out. Ganda. Oh. Naulan nga lang, kaya mamaya ako nasuotin yung sa short. Sige, boss. Salamat, mga paps. Thank you. Ayan, oh. May G-Star pa. Ganda na, ah. Good as nyo na. Bagong change oil, bagong gear oil, bagong slider piece. Wow! Ganda ng handle grip ko ngayon. Mas solid ang kapet, eh, no? Ganda ng handle grip. Panis! Bagong brake shoe na rin yan. Testing natin brakes. Medyo madulas ngayon, maulan, pero check natin yung brakes. Baka solid, no? Ganda na. Akala ko kung ano yung natunog. Kala ko marumi lang siya kasi nagano siya, eek! Nagano na siya pagka nagbe-brake ako. So, yun nga, palitin na talaga yung brake shoe pagka ganun. Ganda talaga ng Mio. Alam niya, mag-enjoy talaga kayo sa Mio, netizens. Sa totoo lang, masarap na meron kang Mio talaga na pangharaba sa araw-araw. Kung hindi nga lang ako nagmamoto vlog, alam mo yon, yung kailangan din kasi natin mag-grow sa pag-own ng motorcycle para mas ma-familiarize natin yung sarili natin sa iba't ibang CC or category. So magja-jump tayo into higher displacement. Kung hindi lang ako nagmamoto vlog, ay solid na solid tong Mio. Dapat meron ka talaga, it's a must. So kapag kahit hindi na natuloy yung pagbili nito, kikip ko pa rin talaga to. Tapos kuha ko ng manual transmission. Ayos preno, ganda. Nakakagat na, wala na siyang tunog-tunog. Kaya iba talaga pag bagong brake shoe. By the way, yung bagong brake shoe na kinabit dito is made for RCB, no, para sa mags natin. Kasi kapag ka yung genuine, kagaya nung dati, hindi yun na-ready dito. So mas okay na for RCB talaga yung kinabit nilang brake shoe. Kompleto, kompleto talaga sa Secret Shop. Napaka solid dyan. Kaya dyan ko pinagkakatiwala ang motor ko. Pulido gumawa yung mga mekaniko nila. Hindi yung basta-basta na lang. Talagang may magawa lang. Napaka-importante ng brakes, netizens, sa preventive maintenance. Dahil halimbawa may biglang tumawid na aso, o kaya naman ganyang madulas ang kalsada, kailangan ang preno mo talaga kayang sumabay sa pagpapatakbo mo. And kung non-ABS na variant ang dinadrive mo, make sure hinay-hinay ka lang pagdating sa mga loob-looban, mga public roads. Huwag nga tayong talaga mag-overspeeding para maiwas sa aksidente. Ganda ng muffler natin, no? Ganda ng tono talaga nitong Mio ko. Hindi talaga to palitin. Sobrang ano, pinalitan din yung oil seal kasi yung usually nagiging problema. Recently kasi medyo walwal na talaga ako magpatakbo. So pinalitan natin yung oil seal para hindi siya magbawas ng langis. Kasi kapag ka may sira yung oil seal ninyo sa pinaka crankcase, crankshaft, is magbabawas talaga ng langis yan kasi nagkakalat sa loob, nagagrasa siya. So yun yung sakit ng mga Mio nga lang. Pero sa performance, panalo talaga. And sabi ko nga, pagdating sa parts availability,
kahit saan meron. Ganda na tono ng motor ko. Solid talaga. Sarap to pang ano, pang laro, tong Mio na to. Pwedeng pang racetrack, pwedeng pang city driving, pang touring. Ito kasi yung setup ko sa Mio ko na this is pang everyday use, no, hindi siya pang racetrack. Pwede rin pang touring, no, pang touring din tong setup na to. Solid. Ang isa pa sa gusto ko sana palitan, itong side mirror ko. Gawa ng forma lang siya, mukhang titanium, pero umuupas na rin, chipipay talaga. 150 lang yata, bili ko dyan eh. Tapos ang pinakayoko dyan, nakakrap, parang nakazoom in yung reflection ng side mirror. Maganda pa rin yung stock na down type eh. Talagang as it is, kung ano yung nakikita mo sa mata mo, yun din nakikita ng side mirror. Napakahalaga ng side mirror, kaya di ako nagpapabar in the side mirror eh. Handle grip natin, no, hindi na siya mababali. Napakaganda. RCB din, of course, pinagkakatiwalaan natin. Hindi ka manghihinayang na palitan kapag ganito klaseng RCB. Gawa ng mas okay yung grip niya compared sa stock. Yung stock kasi pure rubber lang siya na walang ganyang texture. Ito may texture to eh, kaya maganda yung ano niya, kapit. Lalo ako, naka-gloves ako lagi. Actually sa gloves naman, kahit ano, nakapit. Kaya lang kapag naka-bare-handed ka, wala kang gloves, kapit pa rin. Kaya si Trupa Motodeck, di ba, hindi nawawala ng Mio. Yung Fino niya, nandun pa din. Solid kasi talaga. Anuin mo na lang dito, ito nga, dahil analog pa yung display niya, medyo outdated na. Pero pagdating sa performance, sa hatak ng makina, sa performance ng makina, sobra solid talaga. Mabilis, lalo pag tama timpla mo, napakabilis, napakaganda na ano niya, acceleration niya. Yun lang, traffic na. Bakit kaya ganun, mas traffic pa pag may enforcer, no? Experience yun ba yun? Pero pagka kanya-kanya dito, hindi naman natatraffic. Yun nga lang, mas prone to accident syempre pag may mga kamote. Pero yun, napansin ko lang, may mga lugar na pag may enforcer, dun pa nagtatraffic. Ayun. Sarap talaga pangarabas na ang scooter, netizens, lalo pag tag-ulan. Ayan o, tagong-tago yung paa nyo. Inubad ko lang yung pants kong kapote dahil medyo malapit lang naman itong pupuntahan ko. Pero ayan o, tagong-tago. O, kahit naka magandang sapatos ka, safe na safe. Kahit after umulan, hindi matatalsi ka ng mga kung ano-ano. Whew, ganda ng performance. Iba talaga pag-alaga sa maintenance, netizens. Iba talaga yung motor. Mapapanatili mo or mas ma-enhance mo pa yung performance niya. Kaya ako alaga sa maintenance to motor ko eh. O, ganda oh. Ganda ng hatak. Confident pa ako na bumira kasi nga maganda na yung preno. Kahit gantong tag-ulan, dapat preno pinaka-safe. So makakadayo-dayo na ulit tayo. Woo! Ganda. Hangas! Oh, kagaya yan, oh, may tatawid. Ah, diba? Ayos ang preno natin, solid. Kahit sa mga gulatan, kayang-kayang pumreno. Napalitan na rin ng slider piece, no? Mas matibay na yan pag naaalagaan sa slider piece. Kaya advice ko talaga, ipacheck nyo within 3 to 5,000 sa odometer. Pacheck nyo para yung motor, masigurado natin na walang problema. By the way, naka V-Lane muffler ako, naka silencer yan. Pero ganda pa rin ang tunog, no? Walang huli yan. Naka silencer tayo eh. Pasado sa decibel meter yan. Ganda ng tunog eh. Nabawasan gas natin, pinanglinis ng panggilid. Solid. Parang ayoko na ibenta to ah. Gusto ko na i-keep tong Mio ko ah. Ganda na ulit eh. Ganda talaga. Satisfied ako sa performance nito. Kaya nag-stay ako dito eh. Kumbaga yung 125cc is the sweet spot para sa mga beginners. Kahit sa more experienced riders, matipid pa rin kasi sa gas. At the same time, nimble. Madali siyang isingit-singit sa traffic. Tapos mabilis pa rin matulin ang motor dahil nga magaan. No? Oh? Ganda. Pero kung di ka sanay sa medyo magaan ang motor, feeling mo dito, lumulutang ka. Sobrang smooth kasi eh. Ito na nga, soul na nga ito eh. Yung MIUI mas magaan pa yon, so mas matulin yon. Medyo downside lang nun. Feeling ko kasi para na akong hinahangin sa kabilang linya kapag ka dumaan tayo sa mga tabing dagat o kaya naman sa mga taas ng tulay.
Oh, ganda ng preno natin, no? Solid, kala mo, kotse eh. May mini driving light pa to sa gabi. Lahat ng convenience, nakikabit na dito sa motor na to. Kaya wala na ako mahihiling pa eh. Hindi ko na talaga plan na mag-upgrade. Pero yun nga, tignan natin, no? Kung mag-upgrade ako sana, tapos ikikip ko pa rin to. Mas gusto ko, manual transmission na. Para ito talaga yung panglaro, pangharabas, pang-araw-araw. Pwedeng-pwede. Kahit anong scooter naman, basta nasa 125cc category, maganda yan. Honda Click, maganda yan. Mas modern yung features niya. Honda Genio, nagustuhan ko rin yan sobra. So yun lang, all about Mio tayo today, all about scooters, preventive maintenance, accessories, base sa convenience. Kung gusto niyo i-breakdown ko lahat ng pinagkakabit ko sa motor na to, comment your request below. So anoy natin yan sa next vlog. So yun lang for today's vlog. Thank you for watching. Happy birthday din kay Grace Baginan. Yan, kapatid na aking girlfriend. Happy birthday, Grace. Happy 18th birthday. So, ayun. Punta tayo ngayon sa debut niya. Solid! That's it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.